Yun, magandang kabagandang gabi po sa inyo lahat. At narito naman po tayo ulit sa panibagong pasabog ng tungkol kay Manny Pacquiao. Panoorin natin ayon sa SMNI. No? Ano ba? SMNI. News. Nanganganib ang career ni Pacquiao. Pero hindi po nanganganib. Talagang wala na ang career ni Pacquiao. Kahit sa boxing siguro, wala nang magsusuporta sa kanya. Kasi ang laban naman niya ito, hindi naman para sa bansa, hindi para naman sa kanya. Para pera-pera na lang. So, wala nang ano, kumbaga, wala na, malamig na ang mga lahat ng Pilipino kay Pacquiao sa ginagawa niyang pagpapatikos, pagbibigay ng mga maling impormasyon, mga peke at hindi tugma at hindi kanais-nais ng mga pahayag at pagsisinungaling, no? Yung nga sabi ni President Duterte na huwag ka kasi puro absent. Na hindi mo alam lahat ng mga nangyayari, parang katulad ka lang din ng ating fake o peking presidente, vice president, fake vice president na walang alam, puro batikos lang na wala naman alam. Ah, di ba? So, tara, panoorin natin SMNI News. May isang a political analyst na nagsasabi ayon sa kanya ay nanganganib na raw o nasa bingit na nang walang katuturan ang career ni Pacquiao. Panoorin natin. Nasa balagraw ng alanganin ang karera sa politika ni Senador Manny Pacquiao dahil sa mga batikos nito sa Duterte administration. Tinawag naman na pilit ng isang eksperto ang political strategy ngayon ng senador. Si MJ Mondihar magbabalita live. MJ? Jade, magandang gabi. Isa ngang political strategist ang nagsalita at nagbigay babala kaugnay sa mga dagok na kaharapin ng political career ngayon ni Senador Manny Pacquiao. Playing a very dangerous PR game and also a very dangerous political game. Bale, this issue can make or break him. Yan ang komento ng isang political strategist. Yan ang mali ni Idol Pacquiao. Kahit sa boxing siguro, nakakawalang ganan. Yung laro mo, hindi na pang, ano eh, hindi na pang para sa bayan eh. Dagdag lang sa income mo. Pag ikaw natalo at nanap out pa ngayon, anong Pilipinong tatawa sa'yo? Ewan ko lang. Sa tagbo ngayon ang karera sa politika ni Senador Manny Pacquiao dahil sa mga pabalang nitong pahayag laban sa Duterte administration. Nagsimula ang lahat ng unang kwestiyon ni Pacquiao ang pakikipagnegosasyon ni Pangulong Duterte sa China sa isyu na agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. At nitong huli, nang sabihin ni Pacquiao na mas tumindi pa ang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Noon, he was popular because of the Duterte or Duterte supporter votes. Yan ah, narinig nyo. Sabi ng isang political strategist o analyst na naging popular si Lalo si Pacquiao dahil sa ating mga Pilipino sumusuporta sa Duterte administration. So yun ang hindi, yun ang mga, may mga taong ano eh, mga ang taas na ng lipad na ayaw nang bumaba, na ayaw tumapak sa lupa, na ayaw panatilihin ang paa ay nasa lupa. Kumbaga, nakansa taas na, gusto pang umangat pa na napapalis o na nagiging masama ang ginagawa na instead na mabuti. Parang ganun.
Ngayon, nalalagasan siya ng Duterte supporter votes, hindi naman nadadagdagan o wala naman ako nakikitang conversion from LP, Leni, or even Isko votes going to Manny Pacquiao. Kasi, you know, people are still saying na idol ka namin, pero hanggang boxing ka lang. Unfortunately, sir, for his many years in 2010, di ba? Many years in the Senate and Congress, hindi talaga siya nagpakita ng gilas. As yun nga yung masama doon, ilang taon na siya naging congressman, puro absent, pagkapapasok lang, wala namang ginagawa rin, uuwi lang. So, marami daw siyang batas na pinasa, wala naman na tayo nakikita. At, Jensen ay lubog pa rin. Naging city lang yan dahil meron yung nagkaroon ng seaport dahil sa tuna, diba? Dahil tabi ng dagat. Actually, ang Jensen ay sakop pa rin ng Cotabato. So, dati, Jensen, Cotabato, province yan. So, ngayon, tayo na sila ng sarili na tagal na rin yan. Dahil na dyan sa mga nagkaroon ng improvement dahil sa malapit sa dagat. Okay, what? As a senator, kung meron man siya nagpakita noon, parang attack dog lang ni President Duterte. Sinabi rin ni Nokum na walang ibang makikinabang sa bangayan ngayon nila Pacquiao at Pangulong Duterte, kundi ang oposisyon. Pero ngayong lumabas na ang tunay na kulay ni Pacquiao, maaapektuhan kaya ang political plans nito? Yung ginagawa niya ngayon, ang nakikita ko, mas napupunta siya sa bad publicity kasi kumbaga nalalagasan siya ng boto. Hindi siya magkakaroon talaga ng ano, hindi siya magkakaroon talaga ng supporter. Dahil bukod sa lumilihis siya ng landas, ay kumukontra siya sa administrasyon na gawain ng mga makaliwang grupo. Naiisa lang gobyerno natin. Nasa gobyerno din sila nagtatrabaho na pinapasahod natin ng mga Pilipino dahil sa ating mga buwis. Diba? Sa mga boto natin. Kaya sila nakaupo dyan. So kung buhapatikos ka na buhapatikos, paunti-unti yung pagbabago na ginagawa ng Admin Duterte para sa Pilipino, abay, hindi ka Pilipino. Tama yung sabi ni Presidente Duterte. Lumangis kayo rito sa Pilipinas kung ayaw niyo sa pamumuno ko. Diba? Lumangis kayo sa Pilipinas, hindi kayo Pilipino. Patayin niyo pa kasi umalis dyan. Mayaman naman kayo. Nalalagasan siya ng follower. Kasi ang dapat sana ginawa niya ito, tulad ng sinabi ko, from the start pa lang, siguro from the start as senator, sana nakita natin very supportive siya kay Duterte. Hindi niya pinaburan yung mga issue ng pinukol nila ng mga opposition senators kay President Duterte. Hindi niya napakita na Mr. Expose siya. Kung hindi pa pumutok yung PDP away nila, hindi pa siya nagwala sa ganito. So ang dating sa tao, parang hindi ka Mr. Expose, hindi ka Mr. Clean. Yun ang sabi ni Pastor Paul na isang traitor. So, kaibigan mo, kakampi mo, nasa likod mo, tapos sasaksakin ka sa likod. Yun yung masama ron. Diba? Kahit sino naman magagalit eh. Kwan ka lang, nagwawala ka lang dahil hindi ka napili ng party mo. Matatandaan na walang reklamo si Pacquiao sa mga programa na isinulong ng administrasyon. Halimbawa dito ang pagbibigay ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAPA na ngayon ay kinikusyon ng senador. Sir, hindi naman siya umangal noon nung ipinasa yung Bayanihan Act. So that's my point. Sana umangal na siya noon.
Umangal na siya sa anti-terrorism bill. Lahat na yun. At saka yung mga investigasyon sa customs, sa kwan, eh wala eh. Ngayon lang sir, parang bigla siya na-reinvent yung sarili niya na pilit naman. Kaya mas lalo nang sinasabi ng tao, eh wala pala money hanggang boxing ka lang para truck. Eh talagang boxing lang talaga. Kasi ang kanyang napaka-obvious naman, ang common sense lang naman talaga eh. Matatalino na po lahat ng Pilipino ngayon, no? Matatalino na po. Kung siya nga, nagagawa niya makagraduate ng 3 months dahil sa pera, ng ganyan lang, kami mga Pilipino po, matatalino na rin. No? Hindi nyo na maluloko kahit mapera kayo. No? Hindi nyo na maluloko Pilipino. Pero sa mga patutsada nito sa Duterte administration, may pagkakataon pa kayang makabawi ang senador. So depende kung maibuo niya ito mga issue na ito, rapid fire. Kahit sabihin natin 10 or 20 issue lang na solid punch talaga. Wala na, kahit na niya ma-expose niya talaga yung sino yung mga ano. Ginagawa na kasi yan eh. Ginagawa na ng mga, kaya nga tayo may binuong ano eh, anti-graft corruption na ano eh. Yun ang trabaho nun eh. Mag-report ka lang at sila nang bahala magtatrabaho. Ismiyo. Luma na yan. Para lang sa trilyanes lang din eh. Jade, may paparating na laban si Senador Pacquiao ngayong Agosto kontra Errol Spence. At sigurado wala nang susuporta sa kanya. Kasi laban na yan. Pera-pera na lang. Para sa kanya, hindi para sa bayan. Wala na. Bagsak na si Pacquiao. Depende pa yan kung magiging matagumpay ba yung kanyang laban sa boxing. May laban pa siya. Hindi, depende. Ano yan? Dapat talagang i-push niya yan. Kailangan panalunin niya yan. Dahil kung hindi, malalagot siya lalo sa mga kababayan natin Pilipino. Sabagay, papanalunin niya yan. Dahil pera-pera yan eh. Hindi naman para sa bayan yan eh. Pera niya eh. Kaya kailangan. Ilang billion dollars na naman yan. Dito sa mga alegasyon niya sa Duterte administration na dapat mapatunayan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga ebidensya. Jade? Maraming salamat, MJ Mondihar. Yun po. Natapos po 5 minuto. Sa isang panayam ng isang political strategist o analyst tungkol dito sa estratehiya ni Pacquiao, ating idolo sa boxing na hindi natin alam kung iniidolo pa ba natin ngayon dahil ang laban niya ay pera-pera na lang at hindi para sa bayan. So maraming salamat sa inyo lahat at mamaya pa ulit kung meron tayong makuha na ibang bibigyan natin ng ating furo-furo at bibigyan natin ng konting panahon. Okay, maraming salamat po. Push!